good day pong muli sa inyo lahat mga kaibigan. At sa video po na ito, share ko lang po sa inyo kung paano ang tamang koneksyon ng isang street light. So ang lalagyan po natin ng koneksyon na street light ay ito pong street lighting pole na ito. Yan. At ang koneksyon po niyan ay dadaan po dito sa ilalim. Yan po sa butas na yan. Right, at ang size po ng main line natin ng street light ay 35mm. At ang gagamitin po natin na line na para sa ilaw, ito pong kulay black na ito. Ang size po nito ay 4mm 2 core. Okay, sa lahat po ng interesado na malaman kung paano po ang tamang koneksyon ng isang street light, panoorin lang po ninyo ang video nito hanggang sa matapos para malaman po ninyo yung tamang koneksyon ng isang street light. At ito po, hinanda ko na po yung aking mga gagamitin sa pag-terminate ng line ng ating street light. At ito po ang tawag po dito ay split bolt. Siya pong mag-hold ng koneksyon natin dito sa papasok dyan sa ilaw ng street light. At ito naman po yung mga plier na gagamitin natin para matanggal po natin yung armor, yung steel armor nitong cable na ito. Okay mga kaibigan, proceed po ako sa gagawin ko po na connection na para sa street light. Ang una po natin gagawin ay tatanggalin ko po itong first insulation na ito. Itong kulay black po na ito. At kapag natanggal na po natin itong first insulation na ito, ang susunod po natin gagawin naman ay tanggalin po natin yung steel armor. So sa pagtanggal naman po ng steel armor nitong mainline na ito, kailangan gamitan po natin siya ng hakso. Okay, update ko po kayo mamaya-maya pagka na-i-open ko po ito na first insulation na ito para makita po ninyo yung steel armor. Okay mga kaibigan, natanggal ko na po itong first insulation niya gamit ito pong knife na ito. At ang susunod po nating tatanggalin ay ito pong steel armor na ito. Sa pagtatanggal naman po nito, gamitan po natin siya ng hakso. Ngunit wag po natin uubusing tanggalin, tirahan lang po natin kahit apat na piraso. Para pagka chinik po ng continuity test, is continue pa rin yung ating steel armor. Okay guys, finally natanggal ko na po itong steel armor na ipinakikita ko sa inyo kanina. So magkabilaan po may tig-apat po yan. At dito sa kabila na ito may apat din ito sa lugar na ito. So ang purpose ko po nito, kung sakali dito po ako kukuha ng hotline, hindi ko po ikakabit itong apat na ito na nandito sa kabilang ito. For secure lang po sa cable na hindi po didikit itong steel armor dun sa mismong line. So ang gagamitin ko po itong nasa kabila na ito na apat. Yan po ang purpose ko para sakaling kung saan man po lugar dito sa magkabila na ito, mapunta yung hotline na ating gagamitin, masecure po natin yung ating cable na hindi didikit itong steel armor. So ganun po yung ating gagawing paraan para kung sakasakali po na kayo man po ay gumawa ng ganitong termination, so mayroon po kayong idea na magagawa. Kasi kailangan po natin na isecure yung ating mga cable. Kasi power line po ito, power line. Right, although mayroon pa naman po itong ilinalagay na electrical tape, binabalutan po yan electrical tape ng mga steel armor na yan, para mas ma-secure po yung cable na hindi didikit doon sa line, yung ito pong steel armor. Right, continue ko po itong ating termination na ginagawa dito. Update ko naman po kayo pagka na-i-open ko na po ang lahat ng ito at natanggal ko na po itong insulation na ito. Okay mga kaibigan, natanggal ko na itong insulation niya na isa, itong kulay black. So ang naiwan na lang itong kulay puti na ito. Ito, pagka tinanggal po natin ito, makikita na po natin yung ating cable na gagamitin. Ma-open na natin yung cable. Okay mga kaibigan, na-open ko na yung ating cable. Natanggal ko na itong mga plastic na ito na nakabalot dito na puti dito sa mismong cable niya. Ngayon ang susunod ko po na gagawin, iti-terminate ko na po itong mismong line na papasok doon sa ilaw ng street light. Ngunit bago po natin buksan kung aliman dito na kulay ng cable ang ating tatapan, kasi 3-phase po yung ating cable at yung kulay black ay nasa ilalim dito sa bandang ilalim na ito. Bago po natin buksan dito yung cable kung aliman dito sa kulay nga na ito, red, yellow and blue, tingnan muna po dito natin sa mismong lighting pole ng ilaw kung ano yung naka-indicate niyang kulay. So yun po yung sa may bandang taas na yon, letter R. Ibig sabihin po ay red po yung ating gagamitin. So nandito po yung red sa lugar na ito. So, katulad nga po nung sinabi ko kanina, itong steel armor na ito na nakalagay dito sa kasama ng side ng red, hindi po natin ito gagamitin dahil nandito po yung ating line, power line po ito. So ang gagamitin po natin, ito pong nasa side na ito. Kaya mayroon po tayong choice na ma-secure po natin ng maayos yung ating main line or yung power line. Kasi nandito po yung ating power line, ang gagamitin po natin itong nasa side na ito. Right, update ko naman po kayo pagka na-terminate ko na po ang cable dito na papasok na itong kulay black na ito na maliit na papasok dun sa ilalim na yan, papunta po yan dito sa ilaw. Yan po yung ating lalagyan ng koneksyon. Okay guys, sa pag-terminate naman po nitong magiging supply nitong ilaw ng street light, itong maliit po na cable na ito, i-bend po natin ng kunti itong kulay black nya.
itong magiging neutral niya. At sungkitin po natin gamit po ang flat screw. Dahan-dahan lang po para hindi po ma-scratch yung ating insulation sa cable. So i-open natin ng ganyan at ilagay po natin itong split bolt natin gagamitin para sa pagtanggal po natin ng insulation, pag hiniwa po natin ng knife itong area na ito, same lang po ng laki nitong split bolt yung matatanggal po natin. Right, at ang susunod naman po natin gagawin ay itong kulay red na, itong power line niya. Make sure po natin na may distansya sa bawat isa itong split bolt. Halimbawa, ito pong seal pack, itong plastic seal pack niya, dito po ilagay po natin ng ganyan para alam po natin kung saan natin hihiwaan yung susunod yung power line. So halimbawa, dyan po yung neutral niya, kailangan dito po natin sa lugar na ito, dito sa may gilid na ito, ilalagay yung isang split bolt. Kailangan may distansya po sa isa't isa para secure na secure po yung ating cable. Okay, continue po tayo sa termination. Okay guys, na-open ko na itong kanyang insulation na para dito sa neutral. So ang gawin natin, ilagay po natin itong neutral na papasok sa ilaw ng street light. Ilagay po natin ng ganyan at ilagay po natin itong nut niya para maipit po siya dyan sa loob. Para mas ma-secure po natin yung ating cable na hindi lalapat dito sa power line na ito ng kulay red, itong ating split bolt, lalagyan po natin siya nitong pinutol na insulation dito sa pagitan para ma-secure po natin yung cable natin na safe. Okay guys, nailagay ko na itong kanyang insulation na bibigay ng protection dito sa ating power line. So kapag nailagay na po natin itong insulation na ito, higpitan na po natin itong nut na ito gamit po itong open wrench na 24 size. Yan po ang panghigpit dyan. Yan, higpitan lang na po natin ng ganyan. At kapag nahigpitan na po natin, saka po natin isunod itong kulay red. Okay mga kaibigan, nahigpitan ko na itong kulay black. Ang susunod ko na po na susungkitin ng flat screw itong kulay red. Kailangan na sa pagsusungkit, dahan-dahan lang po para hindi po ma-scratch yung ating insulation ng ating power line. So saka naman po natin ilagay itong ating split bolt para ma-cut po natin ng maayos yung ating insulation na tatanggalin dito sa power line. Ganyan po lang yung kanyang position. So kailangan may distansya po lagi kasi neutral po ito eh. Although mayroon pa naman po itong chemical na siyang magbibigay ng protection, full protection dun sa mga cable nating inopen dito. So para mas secure po yung ating mga cable, lagyan lang po natin din ng additional na distansya. Ganyan lang. Okay guys, ito na i-ready ko na yung ating para sa power line, itong kulay red. Yan, ihigpitan na lang ng nut itong ating split bolt. So sa paglalagay naman po nitong power line na ito na cable na maliit, kailangan titirahan nyo po siya ng kapiraso na insulation para pag inipit na po dito yan sa split bolt, hindi po maghihiwa-hiwala itong strand itong cable para maganda po yung pagkakalapat ng ating power line. So after ko po ma-terminate itong supply nung papasok sa ilaw ng street light, yung pumasok na yan dyan, ang susunod ko naman pong ilalagay itong steel armor na. So kailangan naka sip po yung steel armor niya dito sa mismong seal pack dito sa likod po na ito. At lalagyan po natin ito ng electrical tape para mas full protection yung ating steel armor. Okay guys, nailagay ko na itong kanyang steel armor. So tingnan nyo po mabuti yung pagkakapulupot ko nitong steel. So magkakontrahan po ito, yung isa ang ikot papasok dito pag ganyan. Tapos ito namang isa na ito, pag ganun, pabalik para magkakontrahan po yung kanyang ikot. At sa paghihigpit naman po nito, gagamitan lang po natin itong plier. Paikot lang din na ganyan yung higpit niya. Tapos lagyan po natin ng insulation tape ito, ng electrical tape. Tingnan nyo po yung ating pagkakaship dito sa steel armor niya dito sa kanyang magiging seal pack. So yan, nakahubog po yan dyan para nakalayo po dito sa mismong line. Yan po ang purpose niyan, para kaya isinisip po yung steel armor dito sa mismong plastic seal pack niya. Okay, after ko po mailagay ang lahat ng ito at malagyan ng electrical tape, so i-close na po natin itong plastic seal pack niya. Lalagyan po natin ng electrical tape dito para secure po yung ating chemical na hindi matatapon. Kasi liquid po yun, kapag sariwa pa siya, liquid. Pero pagka ilang minutes lang, mga 5 minutes lang siguro, or 10 minutes, matigas na yan dyan, parang katulad na itong insulation na ito. Okay guys, na-close ko na itong ating lalagyan ng chemical, itong plastic seal pack, at nailagay ko na rin itong mga cup na paglalagyan ng pagdadaanan ng mismong chemical. Dito po natin ilalagay yung ating chemical na minimix. Yan, ganyan lang po yung pag-close niya. Kabilaan.
ititipo natin yan, tatlong part. Yan. Dito rin. So ang chemical po natin na ilalagay, ito pong malaki na ito, imimix po ito dito sa maliit na ito. So ito po yung kanyang indicate na paano siya imimix. Within 3 minutes po yung pagmix po nito bago po ilalagay dito sa plastic cell pack na ito na tinerminate po natin ang para sa power line ng street light. Kapag mimix naman po, ganyan lang po, inaalog-alog lang. Yan, ganyan lang. Saka po natin ilalagay dito pagka na-mix na ng maayos. 3 minutes po bago ilagay dito. Sa pag-mix po, 3 minutes, yan po. Ganyan po ang paglalagay. So, kailangan may kasama po kayo na maglalagay. Kailangan mapuno po yung plastic cell pack na yan. Kaya ubos po yung ganyang karami na chemical. Sakto-sakto naman po yan dyan. Yan. Make sure po natin na yung ating plastic cell pack ay naka-close ng maayos para hindi matapon yung ating chemical. So hanggang dyan na lang po yung aking may babahagi sa inyong video about po sa termination po ng supply ng isang street light. I hope na nagustuhan nyo po ang video na ito at sana po ay makatulong po ito sa inyo sakaling ganito man po ang inyong gagawin na termination sa isang connection ng street light. At syempre bago po natin skip ang ating video, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel Diet Boy 40 at pakishare na rin po sa inyong mga kaibigan at mga kakilala na electrician na sakali man na magtrabaho sila ng ganito, magkaroon sila ng idea about sa kung anong termination na ng isang street light. Maraming salamat po and God bless sa inyo lahat.